Hi guys and hello my crocheters, it's me Clark Ian. For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa nitong ating crochet diaper cover at kung interesado kayo, just keep on watching. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng paggawa ng ating slip knot. Pagkatapos ay chain 67. So, pagka natapos mo nang gumawa ng 67 chains, ay ganito yung kanyang magiging itsura. And ang kanyang sukat is nasa around 12 inches. So, ito ay nakadepende sa sukat ng inyong gagawan, pwedeng mas maliit or pwedeng mas malaki. So, ang ginagawa natin sa ngayon is yung ating back part kung saan ikakabit natin ang ating botones. And dapat accurate yung sukat niya para hindi tayo magkulang or sumobra sa ating sukat. Ngayon naman ay gagawa tayo ng isang single crochet sa ating first chain. And then chain 1 para simula ng ating row. Ito yung ating magsisilbing first stitch sa kada row. And gagawa tayo dito sa row na ito ng tigi isang double crochet sa lahat ng chains hanggang sa makapagkumpleto ka ng 66 double crochets sa ating first row. Pagka natapos mo nang gawin ang ating first row, baliktarin mo lang ang ating ginawa para sa ating susunod na row. So, sisimulan natin sa pamamagitan ng paggawa ng ating single crochet sa ating first loop and then chain 1 para simulan ng ating row. So, ito lagi yung mag-i-start as ating first stitch sa kada row. Ngayon naman ay gagawa tayo ng tigi isang double crochet sa lahat ng loop na dadaanan natin for a total of 66 double crochets. Para naman sa ating ikatatlong row, ikutin mo lang iyong ginawa. And then gagawa tayo ng single crochet sa ating first loop. Pagkatapos ay chain 1 para simula ng ating row. And then gagawa tayo ng tigi isang double crochet sa lahat ng loop na dadaanan natin. So, ngayon ay natapos na natin gawin ang ating 3 rows ng ating double crochet. Ngayon naman ay chain 1, tapos ikat na natin ang ating yarn. Ilahin mo lang para i-secure ang ating ends. Pagkatapos mong ikat ang iyong yarn, ay magbibilang tayo ng 12 stitches. Simula dito, so 2. 4, 6, 8, 10, 12, and then maglalagay tayo ng stitch markers. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. And ganun rin dito sa ating kabilang side. Magbibilang tayo ng 12 stitches. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
And lalagyan natin ng ating stitch marker. So, 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Baliktarin lang natin ang ating ginawa para sa ating susunod na row. Ngayon naman ay magpapalit tayo ng color. Optional lang ang pagpalit ng color dahil same pattern lang naman. Pwede rin namang isang color lang, pero para sa tutorial na to ay gagamit ako ng dalawang color. So, gagawa. Susunod na row, and then mag-i-start na rin tayong mag-decrease sa ating susunod na row. So, i-skip lang natin itong ating first loop at gagawa tayo ng single crochet dito sa ating second loop. And then, chain 1 para simulan ng ating row. Pagkatapos ay yarn over at gagawa tayo ng tigi-isang double crochet sa lahat ng loop na dadaanan natin hanggang sa makarating tayo sa ating third last loop. So, 1, 2, 3, hanggang dito. Babalik ako kapag nandito na tayo sa part na ito. Ngayon naman, i-skip natin ang ating second to the last loop, yarn over, at gagawa tayo ng isang double crochet sa ating last loop. So, baliktarin lang natin ang ating ginawa para sa ating susunod na row, and then magde-decrease ulit tayo sa row na ito. Skip natin ang ating first loop at gagawa tayo ng isang single crochet dito sa ating second loop. Pagkatapos ay chain 1. Ito ang nagsisilbi nating first stitch sa kada row. Yarn over at gagawa tayo ng tigi-isang double crochet sa lahat ng loop na dadaanan natin hanggang sa makarating tayo sa ating third to the last loop. And babalik ako kapag nandun na tayo para sa ating decrease. Yarn over, skip natin itong ating second to the last loop at gagawa tayo ng isang double crochet dito sa ating last loop para sa ating decrease. Mula dito sa ating color blue na ito ay gagawin lang natin yung paulit-ulit na pattern ng pagde-decrease hanggang sa makompleto natin ang ating 11th rows. And babalik ako kapag nakompleto na natin siya. So ngayon ay naabot na natin ang ating ika-11th row. So 2, 4, 6, 8, 10, 11 rows ang ginawa natin sa ating pagde-decrease. Nag-start tayo mag-decrease dito sa ating second row, papunta sa ating 11th row. So ngayon ay magkakaroon ka lang ng total na 22 double crochet sa ating 11th row. Ngayon naman ay ikutin mo lang ang iyong ginawa para sa ating susunod na row.
So, sa ating susunod na row is gagawa lang tayo ng tigi-isang double crochet sa lahat ng loop for a total of 22 double crochets din. Hindi na tayo magde-decrease or hindi rin tayo mag-i-increase sa mga susunod na row. So, sa row na ito ay gumawa lang tayo ng tigi-isang sa pang double crochet dito sa ating same loop. Tayo. So, gagawa tayo ng isang single crochet dito sa ating first loop and chain 1 para simulan ng ating row. Yarn over at gagawa tayo ng isa pang double crochet dito sa ating same loop para sa ating increase. So, same kanina, gagawa lang rin tayo ng tigi-isang double crochet sa lahat ng loops na dadaanan natin except sa ating last loop. So, para sa ating last loop ay gagawa tayo ng dalawang double crochet para sa ating increase. And para naman sa ating susunod pang dalawang rows ay patuloy pa rin tayo mag-i-increase at babalik ako kapag natapos na natin siyang gawin. So, ngayon ay natapos na natin ang ating increasing part at mayroon na tayong
30 double crochets dito sa ating last row. So ngayon ay meron na tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1 rows mula dito sa ating color blue na part. And ngayon naman ay baliktarin mo ang iyong ginawa para sa ating susunod na row. So dito sa ating dalawang susunod na row ay gagawa lang tayo ng tigi isang double crochet sa lahat ng loops na dadaanan natin. So bali magkakaroon ka lang ng 30 double crochets sa dalawang row na gagawin natin. So ngayon ay nakompleto na natin gawin ang ating rows. So overall ay meron kang total na 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 rows. So overall ay meron kang 26 rows. So ngayon ay pupunta naman tayo sa ating next step. So kung isang color ka lang, kung isang color lang ang ginamit mo, no need na to cut yung yarn. Pero kung magpapalit ka ulit ng color, pero kung meron kang dalawang color din na ginagamit, ito na yung time ng ating pag-change ng color. So ang gagawin lang natin ay chain 1 and then i-cut na natin ang ating yarn. Hilahin lang natin para ma-secure ang ating ends. So, magpapalit ulit tayo ng color. Gagawa lang tayo ng slip knot. Insert natin ang ating hook dito sa ating last loop. And gagawa tayo ng chain 1, pagkatapos ay gagawa tayo ng single crochet dito sa ating last loop. Pagkatapos ay gagawa na tayo ng side edging sa pamamagitan ng paggawa ng single crochets dito sa ating sides. And isasabay natin itong ating mga yarns, excess yarns, para maitago siya. Para sa ating side edging ay gagawa tayo ng tigdadalawang single crochet dito sa ating side na ito. So, bali tagdadalawang single crochet dito sa ating side na ito. And then, tigi isang single crochet dito sa ating mga loops na ito. Then, dalawang single crochet ulit dito sa mga sides na ito. And then, tigi isang single crochet sa lahat ng loops hanggang dito. And same na rin para dun sa kabilang side.
Sa ating second row ay magbibilang ka lang ng 4 na stitches. Pagkatapos ay hihilahin mo lang yung kabilang side ng ating excess yarn. And then magbibilang ka naman mula doon ng 2 pang stitch. And then i-insert lang natin yung ating hook. And then hihilahin naman natin yung kabilang side ng ating excess yarn para ikabit ang ating botones. So ganito rin yung step na ginawa ko doon sa ating kabilang side. So ngayon, para maikabit siya, itatali lang natin siya. And pagkatapos natin siya itali at ma-secure ang ating botones ay ikakat na natin ang ating yarn. So ikakabit rin natin yung ating botones dito sa ating second row. So magbibilang ka lang. See you on my next vlog. Bye!